What is up mga momsers? For today's video, isishare ko kung bakit ako bumili ng bagong camera at kung ano yun yung mga specs na nagustuhan ko dito and yung mga dinagdag kong accessories. So, tingnan muna natin to. Unang-unang rason kung bakit ako bumili ng bagong camera is ito. Hindi naman talaga sa akin to, sa fiancé ko to. So, ito nang hiram lang tayo. And tumigil na kasi siya sa pagbablog, pero kung gusto niyo siyang i-subscribe, check niyo na lang yung link sa description below. So, ito sulit naman to at saka parang 3 years na to sa amin. Dahil nga huminto siya, nakatago na lang to sa cabinet and ayun, nanghihinayang ako. So, might as well, hiramin ko na lang. So, ako na yung naging vlogger ngayon kasi nga umayaw siya. Pero, sa kanya ako na-inspire. At ayun nga, dahil first camera namin ito, hindi talaga namin alam yung proper way of storing or maintaining the camera. At unfortunately, nagkaroon ng fungus yung lens niya. Well, pwede naman namin ipalinis to sa kapo, pero nung nagtanong kami sa Canon retail shop dito sa Mega Mall, sabi nila hindi daw advisable na ipalinis basta-basta kasi unang-una sealed daw yung lens and then kapag sa Canon service center, meron pa daw silang quality testing na ginagawa. So hindi ko alam kasi di rin naman kami expert or di talaga kami maalam sa mga camera. Medyo pricey rin kasi kapag ipapalinis namin to sa Canon service center sa Taguig kasi ayun, baka nga daw palitan mismo yung lens. Gusto pa rin naman namin isalba to as a backup camera. So, comment kayo guys kung meron kayong recommended na repair shop sa Quiapo na para mapalinisan namin to. Kasi usually yung nakikita ko sa YouTube is bubuksan yung lens tapos mag-drill sila dito. Tapos saka sila mag-Q-tip yung panlinis sa tenga, then yung cotton doon. Bubuksan nila. Ang concern ko kasi sa procedure na yun is dadalasan mo na yung paglilinis kasi nga open na yung camera kasi may drill hole na. Meron naman akong isang nakita na YouTube video na yung buong camera yung dinisassemble tapos nilinis niya yung G7X Mark II niya. So medyo mahabang proseso pero feeling ko yun yung mas gusto kong way na pagpapalinis na ito. Tingnan natin yung ibang clips kung ano yung naging effect nung fungus niya sa lens. Talagang makikita mo yung glare, yung sun glares dito sa lens. Para kayong lumiliwanag at parang gusto na kayong kunin ni Lord. Isa pang rason kung bakit bumili na lang ako ng bagong camera is itong G7X Mark II walang microphone input. So hindi ka pa pwedeng magkabit ng external mic. If ever kasi na may mic input to, mukhang pagtsatsagaan ko pa siya na palinisin na lang kasi yung Achilles heel talaga ng camera na to is wala siyang mic input. So, kapag nag-shoot kami outdoors, talagang sobrang yung audio natin, lalo kapag nasa beach kasi mahangin, kumukulog talaga yung audio niya. So, parang hindi rin kasi effective kung maglalagay tayo ng parang wind muff dito or dead cat sa microphone niya. Pero itong camera na to kasi sikat na sikat to sa mga YouTubers noon. So dito talaga sila nagsimula. Pero ayun nga lang, indoor setup yung gagawin mo para dito. So iniisip ko once na mapalinis ko to, gagawin ko na lang siyang pang B-rolls and then i-manual ko na lang yung kanyang focus. Kahit parang considered as old model na siya kasi 2019 pa naman ni-release to and then may mga mas bagong cameras na nirelease like yung M50 Mark II and then yung Sony ZV-10 na build talaga sila for vlogging.
and mas compact sila. Unang-unang rason is budget. Budget. Kasi kung may pera lang rin naman ako na pantustos dito sa luho ko, eh bakit hindi yung A7 series na yung bilhin ko? Ayun na nga. Budget. Budget. Tsaka kasi nagsisimula pa lang rin naman ako kasi ayun, baka hindi rin ito, itong A6400 ko, baka hindi ko rin siya fully ma-utilize kasi sanay ako sa point and shoot eh. Yung ayoko na mag-change ng settings, ganun-ganun. Pero gusto ko kasi ng interchangeable lens. Gusto ko na rin kasi yung magandang klase na mid-range camera. So, para makapag-grow ako at saka para matutunan ko rin yung mga aperture, yung mga ISO. So, nagsisimula na tayong mag-explore sa mga ganung bagay. Second major reason for choosing this camera is yung build quality niya. So, aluminum yung quality niya. Medyo mabigat siya. Unlike with the ZV-10 and then Canon M50 na more on plastic kasi yung build quality nun. May added protection din kasi itong camera na to kasi weather sealed na siya. So, may protection siya sa dust and moisture, which is kailangan na kailangan ko kasi medyo hindi talaga ako maingat sa gamit ko eh. And then, gusto ko talaga medyo rugged yung camera kasi kung saan-saan tayo pumupunta and kung saan-saan natin sinusuksok tong camera natin. Ang next target natin, sana makuha natin, is G-Lens upgrade na para buong camera and lens weatherproof na siya. Aminado naman ako na hindi talaga ako ganun kaingat sa mga gamit. So, yung ginawa kong setup dito, binilhan ko na siya ng small rig cage para na rin ma-relocate natin yung cold shoe mount or hot shoe mount niya sa gilid para kasi kapag hindi natin ginawa yun, nasa gitna itong shotgun mic. And hindi ko makikita yung monitor. With this cage, medyo mabigat na talaga yung camera. Tsaka mangangalay ka kapag matagal ka nag-vlog outdoors. Pero may added advantage din naman yun. Kasi sabi nila kapag mas mabigat yung camera mo, mas medyo stable yung mga kuha mo. Unlike kapag medyo magaan. So, pag magaan kasi, madali mo siyang magagalaw. So, kapag mabigat, may rig cage dyan. Parang mas stable siya. Ganyan. Sabi nila yun. Siguro matitest natin kung gaano ka-hassle yung bigat nito kapag nag-vlog na tayo outdoors at saka naka-handle tayo. Or kapag medyo nangangalay na talaga ako. Kailangan natin mag-gym ng mag-gym para gumaan yung camera natin. Okay din na medyo mabigat yung A6400 natin kasi walang IBS or in-body image stabilization. So, mas shaky yung mga kuha mo. And tingnan natin kung kunwari makaipon tayo, kung makakabili tayo ng gimbal. Titingin-tingin pa ako ng ibang vlogs kung kakayanin ng Crane M2S or Crane M3 na gimbals itong setup natin. Pero as much as possible kasi gusto kong handheld na lang muna kasi ayun, para masanay rin ako na yung puro manual lang. Tsaka para mas, ayun, on the spot ka magbablog na hindi ka na magsisetup, hindi ka na magbabalance ng gimbal. So, tingnan natin. Third reason ko for choosing this one instead of Canon M50 and Sony ZV-10 is yung flip screen. Yan, yung flip screen ng A6400. Medyo mas maganda lang yung flip screen ng G7X Mark II kasi talaga madali lang siya i-flip. Itong A6400 kasi medyo matigas yung pag-flip niya at saka madaming galaw. Papakita natin sa video na to. Medyo hassle lang i-flip itong A6400. Mas gusto ko yung setup na naka-flip lang yung camera instead na nag-articulating screen siya, yung nandito siya sa gilid. Kasi kapag nagbablog ka, parang mas bulky, mas ahaba yung camera mo. And then, ayun, ang gusto ko kasi is yung flip up lang. Kasi yung pag-flip out sa gilid, parang ang hassle at saka parang lalaki yung camera mo. And then, yung mata mo, hindi na siya naka-diretso dito sa lens mo. So, flip up yung mas prefer ko. Kasi yung mata mo, dito lang sa taas. Personal preference ko lang naman yun. Kasi yung iba, mas prefer nila yung nasa gilid. Kasi articulating yun eh. And then, mas flexible yung angles na pwedeng ibigay sa'yo ng articulating screen. Portrait mode. And then, for TikTok. Or for mga YouTube shorts. Ayun na nga, dahil meron na tayong external mic input, pwede na tayong mag-invest sa on-camera shotgun mics. Ayan. So, bakit ito yung pinili ko instead of the more popular brand na Rode microphone? So,
on a separate video, gagawa natin siya ng review or reasons kung bakit ko pinili yung ganitong klaseng mic. Since hindi naman talaga ako expert sa videography, so nilatag ko na lang yung mga specs ng A6400 and patuloy ko pa rin naman binabasa yung manual and nanonood ng YouTube tutorials kung paano natin mas mai-utilize or masusulit itong bagong camera natin na to. Kung nagustuhan mong video na to, pahit ng like and subscribe para tuloy-tuloy lang ang luho ang paglago ng channel na to. Comment nyo na rin yung mga filmmaker, YouTube channels or mentors nyo para mas matuto pa tayo at mas ma-improve pa natin itong content natin sa YouTube. Salamat sa patuloy na pagsuporta mga momsers, and after 1 year, na-monetize na rin tayo sa wakas. So, salamat at samahan nyo ako sa patuloy na paglago ng channel na to. Konting kemot pa makakapagpag-giveaway na rin sana tayo. So, ayun lang muna. Peace!